Hello guys, ngayon bibigyan ko kayo ng idea sa parts ng electric pan kung magkano nyo mabibili sa kapag retail saka sa wholesale. Ito yung shopping natin. Mabibili natin to kapag wholesale mga 18 pesos. Tapos kapag retail naman 35 to 50 pesos bentahan nito. Tapos ito naman pan cup. Kapag wholesale kapag retail mabibili natin siya ng 5 pesos. Tapos ang bentahan dito sa amin yan ay 20 pesos isa. Tapos ito naman yung oscillation knob, yung pindutan dun sa may taas. Kapag retail 10 pesos nyo ito mabibili. Tapos kapag wholesale 2 piso nyo lang to mabibili, 2 piso kapag wholesale. Tapos itong guard lock 5 pesos to kapag wholesale. Tapos kapag retail 20 pesos. Tapos ito naman yung mga capacitor natin. Kapag wholesale 11 pesos. Kapag retail 35 pesos bentahan ito. Yung iba binebenta to ng mga 50 to 60 pesos. Di ba ang laking diferensya? Tapos itong bushing. Kapag wholesale 2 piso isa. Tapos kapag retail 10 pesos. Tapos yung iba binebenta pa to ng 20 pesos isa eh. Kasi may napagtanungan ako sa isang shop dati nung wala pa akong stock. Tinanong ko magkano bushing, 20 pesos isa, diba? Grabe yung tubo nila dito sa bushing. Sunod, etong thermal fuse. Kapag wholesale 5 pesos isa nito. Pero kapag retail 10 to 20 pesos nyo ito mabibili sa mga natitinda ng mga parts ng electric pan sa washing. Tapos oil pump. Kapag wholesale 3.50 nyo mabibili ito isa. Pero kapag retail 10 pesos. Itong gearbox. Ito mabibili nyo lang ito mga 25 to 35 pesos ang isa. Tapos ang bentahan niyan dito sa amin 90 to 100 pesos. Tapos ito naman LEC type 16. Kapag wholesale 48. Tapos kapag retail 100 pesos yung mga ganitong klaseng LEC na size 16. Tapos ito namang LEC na size 18, kapag wholesale 60 pesos, tapos kapag retail 120 pesos. Sana nagkaroon kayo ng idea sa mga kung magkano ba bili ang pag wholesale saka sa retail yung mga parts ng electric pan, diba? Sana may na tutunan kayo guys, sana nagustuhan nyo yung video natin. Hanggang dito na lang, maraming salamat.